this to all. Welcome to my blog, Trisong TV. Today is meron ako i-share sa inyo na simple tips lang naman na about moisturizer na sana makatulong po sa inyo dahil na-experience ko na po. So, na-try ko na siya na bago ko i-share sa inyo. So, pero bago ang lahat, bago tayo mag-start sa ating short vlog, short video, eh mag-shoutout muna tayo. Mega shoutout na pala kay Trigan TV, Edgar Bato TV, Aldog King TV, Mamshi Marian Vlogs, Rachel Nimenso, James Dan Vlog, Just It Happen, Feeling Vlogger ng Laguna. Mega mega live shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga kapwa ko, YouTuber, vlogger, shoutout. So now, i-share akong napaka-simping tips lang naman to. Kasi na-experience ko, no? Last time kasi sobrang dry ng kamay ko, sobrang dry ng lips ko. Siyempre kami, dati may iwasan na gumamit tayo ng mga chemicals like Clorox, yung mga sabon na matatapang, no? Ngayon, i-share ko itong aking na-discover na super effective, authentic, legit siya 100%. No to scam, hindi para magpa-famous sa social media. Social media, diba yung nabubulol ako? Social media, talagang 100% legit na legit siya. Pwede kayo mag-comment sa akin kung na-try niyo siya na hindi siya legit. Comment sa akin video, no? Ito, ito lang siya. Bibilisan na natin ang ating video. Ito, Vaseline Aloe Vera at Virgin Coconut Oil. Kahit anong brand, basta Virgin Coconut Oil. Ha, organic dapat ang gamitin nyo. Yan. Tapos ang gawin nyo is ilagay nyo sa maliit na lalagyan. Kasi syempre itong ito, syempre ano, organic siya. May tendency siya na mapanis. Ano ba yun? Ang bubulol ako, mapanis. So, gawa na kayo ng sakto lang, maliit. Na good for 7 days or good for 2 weeks, ganyan. Tapos yung the rest, ilagay nyo sa ref. Para hindi siya masira. Kasi pag mainit na yun, pwede siya masira. Yan, ilagay nyo siya dito, no? Ang ginawa ko, naglagay ako ng mainit na tubig sa isang bowl. Pinatong ko to. Huwag nyo siya lalagyan ng tubig, ha? Huwag nyo lalagyan, hahaluan ng tubig. Ipatong nyo lang to para matunaw yung ating Vaseline tsaka itong ating Virgin Coconut Oil para madali siyang ipaghalo. Madali siyang i-combine. Mix. Tapos ang ginawa ko, mga guys, is yung natunaw na yung Vaseline tsaka yung Virgin Coconut Oil, hinaluan ko siya ng konting asukal. Or pwedeng honey. Wala kasi akong honey ngayon. Naubos na. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng asukal. Tapos hinalo ko din siya ng hinalo habang nakababad dun sa mainit na tubig hanggang sa matunaw din yung asukal. So yung tatlong ingredients na yun, nag-combine na siya, nagkahalo-halo na siya. Then after that, yung natunaw na yung asukal, ang ginawa ko, nilagay ko siya sa ref hanggang sa medyo mag-ano siya, yung magbuo na siya. Parang Vaseline na talaga. Yan. Ngayon, ito yung pinapahit ko araw-araw sa aking lips. Ngayon, sobrang 100% i-recommend ko to sa inyo, guys. Super legit siya, 100%. Na yung pagdadry ng lips ko, as in nawala siya, guys. At ito pa, in 3 days, nakitaan ko na siya ng effect. Yung effect niya talaga na bukod sa naging smooth ang aking lips, no? Yan, lumambot pa ang aking lips. Sobrang lambot ng aking lips, guys. Yan, nawala yung pagka-dry niya. At hindi lang ito sa para sa lips. Marami ako dito mga, yung parang mga lashes. Or minsan kasi po nagkakaroon ako makate. Di ba nagkakaroon tayo? Yung mga babae nagkakaroon niya ng pimples. Isa-isa, dalawa, tatlo, ganyan. Tapos ang lalaki pa. Siyempre yung peklat nun. Pag ginagin, nagpe-peklat siya. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya, guys. Yan, sa gabi after ko maghilamos, ito nilalagay ko sa mukha ko. Yan, after 1 week, na-obserbahan ko siya, guys. Ayan, nag-light man siya. Ito na naman yan, ay. Ito nag-light talaga siya. Dark na dark yan. Nag-light siya. Yan. Tapos hindi lang yun. Guys, naramdaman ko na ang acne skin is medyo nagbanat. Parang nagbumanat siya, no? Hindi ko sinasabi ito pang
na naramdaman ko sa akin, ha? Ewan ko sa inyo kapag tinry niyo to kung ano yung magiging side effect sa inyo. Parang bumanat yung ano ko kasi pag nagpahit ako nito, guys. Ang paglagay ko pa ganyan. Yan. Pa-up. Yan. I-massage niyo yung sarili ganyan. Yan. Tapos yung dito. Yan. Dapat pa ganyan. Tapos, ibahayaan niyo siya na magdamag. Magdamag yan. Tapos, kinabukasan niyo na siya banlawan. Yan. At hindi lang sa face ko ginamit, guys, no? Pati yung mga itong kamay ko na sobrang dry siya dahil sa Clorox. Nilagyan ko siya sa gabi. Yan. Nilalagyan ko lang siya sa gabi. Yan. Yan, pati dito, yung mga kalyo-kalyo, syempre di natin maiwasan na magkaroon tayo ng mga small kalyo-kalyo ba. Diba? Pag mapagwalis, pag ganyan-ganyan, nilalagyan ko siya sa gabi. Sobrang lumambot siya. Ayan o, nawala yung ano, lambutan ng kamay ko. 7 days. 7 days, guys. I swear, 7 days. Yan. Nawala yung pagkatry ng aking skin dito. Pwede din siya dito. Kahit saan, nilalagyan ko din siya dito. At doon sa paa ko, yung sakong, di ba yung nagbibiyak-biyak yung sakong natin? Yung sakong natin nagbibiyak-biyak yan eh. Nilalagyan ko din siya sa gabi. Ngayon, wala nang crack-crack ang sakong ko. Wala nang crack. Hapa. Ako naman, ipakita yung paa ko dito. Mamaya may kumakain, di ba? Basta guys, itry nyo lang to. Then mag-comment kayo sa aking video kung anong side effect sa inyo. Kung anong effect sa inyo, kung legit ba. Pero kasi sa akin, legit talaga siya. Yan o, bumalik na yung ano, kamay ko. Hindi na siya dry. Nagkasugat-sugat na ngayon guys. Ayan o, dahil sa Clorox. So, sobrang dry niya. Pag ginaganyan ko siya, nagkakrak siya. Nasusugat. Sobrang kati-pati. Ngayon, wala na siya. So, hindi na ako nangangamba na pag gumamit ako ng Clorox, ganito, ganyan-ganyan, magdadry yung aking skin kasi meron akong ganito. Now, yan, ito. Tapos, additional lang ng honey or sugar. Yan. Kung ayaw nyo nang may sugar, may honey, okay lang din naman kahit ang dalawa lang. Every day nyo gamitin, every night. Yan. Pero yung ano, kung meron kayong maliit na lalagyan, yan, dito nyo siya ilagay. O yung pinagamitan nyo ng lipstick. Yan, pwede nyo tanggalin yung lipstick dyan or kung may empty lagay kayo ng lipstick, dito nyo ilagay para gawin nyo, yan, parang lip shiner. Sana guys, makatulong to sa inyong lahat, no? Especially dun sa mga kapwa ko OFW na talaga ang problema ng mga kapwa ko OFW is yung pagdry ng kamay. Dahil sa mga paggamit ng mga chemical. Yung panglinis sa sahig, panglinis sa window, yung mga ganun. Siyempre, paglalaba, matapang yung sabon, Clorox. Sana ito makatulong to sa inyo. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel. Click niyo yung subscribe, then the bell button para updated kayo sa aking mga video kung gusto niyo lang naman. Hindi naman sa pilitan, no? At please pa-like na din po ng video, comment, at kung may mga suggestion po kayo or may mga katanungan kayo, pwede kayo mag-comment sa aking video para masagot ko po yung mga tanong ninyo. Pasensya na medyo malat ako. Medyo thank you. Sana makatulong tong tips ko. Simple tips lang naman na shinare ko. Then experience ko. Thanks for watching. Have a good day. Team goodbye.